Hello, good day mga boss. Chuy ulit ng DIY Crips. So ngayon, gagawa tayo ng basic troubleshooting. Patungkol to doon sa mga motor na ayaw umandar, no? Ano ba yung mga dapat nyong i-check na kahit kayo lang kaya nyong gawin? So, kahit na hindi nyo muna dalhin sa kasa yung motor nyo, i-check nyo lang itong mga parts na to. Ito yung mga common reason kung ba't hindi nag-i-start yung motor, no? At least, kung isa dito yung nag-cause kaya ayaw umandar ng motor nyo, at least kahit na kayo lang, kaya nyo nang gawin, hindi na kayo gagastos. Gumastos man kayo, mura lang, no? Hindi aabot na 100. More on electrical tape, fuse, mga ganun lang. Minsan nga wala pa kayong gagastosin. Mga screw lang ang gagamitin nyo. Baka lumuwag lang yung mga screw, no? Di ba, ito is basic na basic lang. Wala kayong ilalabas na kakaibang tools or hindi kayo masyado mahihirapan. So, kahit na wala kayo masyadong alam sa motor, kaya nyong gawin to. Pero, kung wala dito yung cause kung ba't ayaw mandar ng motor nyo, pwede nyo nandalin sa kasa. Yun, sa kasa nyo na patingnan. Huwag nyo lang masyadong kalikutin para at least hindi lumala yung sira ng motor nyo. Recently kasi, no, nagka-problema yung motor, ayaw mag-start. Although, nung hindi siya mag-start, pero umiilaw yung panel gauge. May clue na ako kung ano yung sira. So, dinirekta ko na kagad doon. Sinilip ko na kung ayun nga yung sira. So, ayun nga yung sira. So, it took me 30 minutes bago nagawa yung motor, no? Ayun, nagawa nga yung motor. Kaso nga lang, atrasado naman ako sa oras kasi may lakad ako nung araw na yun. Paparehistro ko kasi yung sasakyan namin. So, maaga akong gumising para makalis na maaga. Kaso nga lang yung motor, ayaw naman umandar. So, natrasado pa rin ako sa oras. Buti na lang, wala masyadong pila dun sa LT o registration noong time na yun. So, ngayon, punta na tayo ngayon dun sa motor. Tuturo ko sa inyo yung iba't ibang parts ng motor na kailangan nyo i-check. Para at least, kahit na kayo lang, ma-check nyo kung isa doon yung reason kung ba't tayo mag-start ng motor nyo. Ayan, no? So, may inaayos kasi tayo sa motor. Siyempre, sabayan ko na rin ang pag-video ng iba pa. Para at least isang galawan na lang. Isang baklasa na lang. So, pagka umandar ng motor nyo, ano ba yung una nyong i-check? Ito yung pinakauna nyong i-check. Itong battery. Tanggalin nyo yung dalawang screw dito, isa dito, isa dito, tapos maiangat nyo na yan. Yun o. Tapos, ang gagawin nyo, check nyo yung terminal. Kung maluwag. So, baka mamaya meron magsabi na, nakascrew naman eh, okay naman. Oo, nakascrew yan, pero i-check nyo kung maluwag. I-alug nyo. Yan o. Yan. Pati yung kabila. Pagka yan eh maluwag, may tendency na hindi umandar yung motor nyo. So, baka mamaya may magtanong na naman, maluwag nga, pero nakadikit naman yung terminal dun sa wire, ba't hindi andar yung motor? Kasi, pagka hindi nakascrew na maayos yan, or hindi mahigpit yung terminal nyan, hindi makapag-conduct ng tamang current yan para mapaandar yung motor. So, ito yung una nyo palaging i-check. Ito. Yung sa terminal ng battery, i-check nyo kung masikip. Hindi okay yung basta nakascrew lang siya, pero pagka ginalaw mo naman, naalog, no? Yan. Dapat masikip siya. Pagka masikip siya, at hindi naman gumagalaw-galaw, move na kayo dun sa next nyo pwedeng i-check. Ano yung next nyo pwedeng i-check? Siyempre, yung mga fuse. Baka may pumutok na fuse, kaya ayaw mag-start nung motor nyo. San ba nakalagay yung fuse ng NMAX? Nandito yun sa harap. Ang need nyo lang gawin, tanggalin yung apat na screw dito, yung nag-hold sa visor. Yan. Pag natanggal nyo na yun, tanggalin yung screw dito sa baba, pati dito sa gilid. Yan. Tanggalin nyo. Tapos ito, pwede nyo nang hilahin. Yun o. Di bale, ito yung fuse box natin. Yan, itong dalawa. Ang gawin nyo, meron lang lock yan, pipindutin nyo para mabuksan nyo. Yan. Itong kabila, dito sa baba yung lock. Yan. Ito yung mga fuse. Yan. Pati itong sa kabilang side. I-check nyo kung may pumutok na fuse. So, maglalagay na lang ako sa video nung sample na pumutok na fuse. Ang gagawin nyo, kuha lang kayo ng long nose. Sana ba long nose ko? Ito.
turuan ko kayo kung paano mag-check ng fuse. For example, ito, no? Guting ko to. Yan. Di bali, kung nakikita niya yung fuse, no? Meron kayo nakikitang bakal na letter S sa gitna. Yan. Pagka pumutok yung fuse nyo, mapuputol yan. So, hindi na siya continuous na magpo-flow ng current. Pero ito, since na to, hindi pa to pumuputok, buo pa yung letter S. So, ang gagawin nyo lang, hugutin nyo isa-isa yung fuse, che-check nyo kung pumutok. Since na ito, hindi yan pumutok, goods yan. Ito, try natin tong pangalawa. Ayan o. Kung makikita nyo, buo rin yung pinaka connection niya sa gitna. So, ito, mga goods tong fuse na to, hindi pa siya pumuputok. Gawin nyo, isa-isayin nyo lang yung fuse, no? Yan. So, pagka okay din lahat ng fuse, okay naman yung terminal ng battery, ang gagawin nyo na ngayon, check nyo yung ilalim ng motor nyo. Yan. Ito. Baklasin yung pairing sa ilalim. Makikita nyo, may sensor yan. Side stand. Dun sa bandang side stand. Ito yung side stand natin. Ito. Track nyo lang yung wire nyan. Ito. Kung mapapansin nyo, in-electrical tape ko na. Kasi ito, nangat-ngat ng daga. Pagka ito is nangat-ngat ng daga, hindi aandar yung motor nyo. I-track nyo lang. Dito sa sensor, gapangin nyo lang, makikita nyo possible na merong putol na wire. Yan o. Ito kasi naputol yung side stand sensor, so hindi maka-start yung pinaka motor. Kumbaga parang kill switch kasi yan, para hindi mapaandar yung motor pagka nakababa yung sensor. So parang nag-double edge siya. Pagka nangat-ngat din ang daga, hindi ka rin talaga makakaandar. So kailangan mong ayusin. So nung nakaraan, no, aalis dapat ako, hindi ako makaalis agad. Kasi hindi ko mapastart yung motor ko. By the way, pagka ito naputol to, ang mangyayari sa motor nyo, pag on nyo nung susian, gagana yung pinaka panel gauge nyo, pero pagka mag-i-start na kayo, hindi magre-redondo. Yan. So, hindi natin ma-sample, no? Kasi wala yung right switch ko. Yan. Pero pagka yun naputol, kahit na merong power yung panel gauge nyo, hindi magre-redondo yung motor nyo kahit na i-start nyo. Dibale, isa yun sa mga sign kung side stand yung naputol or nasira doon sa motor nyo kaya ayaw mag-start. So, ayun yung basic, no? Tatlo lang. Battery terminal, fuse, side stand. Actually, yung side stand, hindi naman talaga to kasama dun sa basic, yung side stand sensor. Kaso nga lang, sinasama ko na siya sa basic kasi palaging siya nang siya yung nagiging cause or nagiging reason kung ba't ayaw mag-start yung mga motor natin. Lalo na doon sa mga motor na merong side stand sensor, no? Hindi kasi lahat, no, merong side stand sensor. Pero doon sa mga motor na merong side stand sensor, yan, isa yan sa magandang i-check. Baka nangat-ngat ng daga. Di ba, ito, since na mabilisan ko lang ginawa, ang pangit. Yan. So, aayusin ko rin yan para maganda. Tapos, lalagyan ko na lang na matigas na wire tubing. Ito, parang ganito. Matigas na wire tubing. Yan. E di ngat-ngatin niya muna to bago niya mangat-ngat yung wire. Yan. Di bali, tapusin ko na tong video na to, no? Hopefully, nakatulong to dun sa mga ayaw mag-start yung motor. And sana mapagana niyo yung motor nyo. Ride safe sa ating lahat. God bless.